Patuloy ang apela at pagigipag-usap ng pamunuan ng Pag-ibig Fund sa kumpanyang umaangkin sa lupang kinatatayuan ng isang subdivision sa Dasmariñas, Cavite para matulungan ang homeowners doon na nanganganib na ma-demolish ang mga bahay. May ulat si Noel Talakay. Pag-ibig, bakit niyo kami pinabayaan? Ito ang malaking tanong na nakasulat sa karatula na nakalagay sa harapan ng Viva Home State Subdivision sa Dasmariñas, Cavite. Matatandaan nitong nakaraang linggo, narinig natin ang daing ng mga residente kaugnay sa nagbabadyang demolusyon sa kanilang mga bahay. Ito'y kahit pa karamihan sa kanila ay fully paid na sa pamamagitan ng Pag-ibig. Nagkaroon kasi ng problema sa pagitan ng Parkstone Development Corporation, ang kumpanya na umaangkin ngayon sa kanilang lupa at mga developer ng subdivision. Ayon sa pamunuan ng Pag-ibig Fund, 2007 pa lang noong malaman nila ang sitwasyon, agad nilang kinausap ang Parkstone kasama ang developer na Vical Realty Corporation. Nagkaroon kami ng kasunduan. Yung kasunduan na yon ang tawag ay tripartite memorandum of agreement na inapurbahan ng korte. Ang naging solusyon nun sa kasunduan nun ay si Pag-ibig Fund ay papautangin si Parkstone ng 20 million gagamitin ni Parkstone para mai-transfer yung mga titulo sa Pag-ibig Fund borrowers. Pero noong 2015, pinakancel umano ni Parkstone ang kasunduan at pinapaalis ang tatlong developer, ang Vical, ang Hightone Marketing Corporation at ang Top Rate Construction and General Services Corporation. Dahil dito, nag-file ng motion to intervene ang Pag-ibig na umabot pa ng ilang taon hanggang sa Supreme Court. After several years, 2022, nakarating na sa Korte Suprema, ang sabi ng Korte Suprema sa amin, o Pag-ibig Fund, wala kayong legal standing. So, ibig sabihin, bawal kayong sumali sa kaso. Hindi pa rin tumigil ang Pag-ibig Fund mula November 2020 hanggang ngayon nakikipag-ugnayan pa rin sila sa homeowners ng subdivision. Patuloy din ang pagpapadala nila ng demand letter sa Parkstone. Katunayan ayon sa Pag-ibig, nitong Enero ang huling sulat nila. Sabi namin sa Parkstone, or kahit sinabi ng Korte Suprema na bawal kaming quote-unquote may alam na walang legal standing ang Pag-ibig Fund, pero meron pa rin tayong yung mga hangin. Meron pa rin kayo sa amin itong na 20 million pesos at kailangan yung i-transfer na ngayon sa Pag-ibig Fund borrowers according to our tripartite MOA. Tumakot si Parkstone, sabi ni Parkstone, wala kaming kopya ng mga kontrata na yan, kasunduan na yan. Yun yung sagot sila sa amin. So ang ginawa natin, pinadala namin lahat ng kasunduan na pirmado. Pero pakatapos nun, wala na kami narinig sa Parkstone. Wala rin umano silang nakitang mali sa mga dokumentong hawak ng Vical. In 1997, nagpakita ng titulo si Vical. Okay, yung landowner. I-inspect naman namin yung title at malinis naman ito. So malinis, ibig sabihin, walang nakasangla. So nagtiwala dun si Pag-ibig Fund, katama din ibang mga bangko, kaya nagpa-utang kami. Sa ngayon, buwan na lang ang palugit na ibinigay ng korte sa mga residente ng Viva Home State Subdivision. Kaya naman, kamakailan, nagsagawa ang mga residente ng prayer rally of vigil. Yung white po ay para sa kalinisan, pagkakaisa ng mga taga-Viva para sa solusyon sa problema. Yung kandila ay sumisimbolo sa ilaw, pag-asa. Mahalaga ang panalangin na makialam ang Diyos sa aming sa usaping ito. Kami po dito ay biktima po ng injustice. Humihingi po kami ng tulong sa atin pong mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tulungan niya po kami dito. So kami po dito ay naniniwala po sa gobyerno. Hanggang ngayon, di pa rin nagbibigay ng pahayag ang Parkstone Development Corporation kaugnay dito. Noel Talakay para sa Bayan.